menu for today is Pakbet Ilocano. This is famous for mga Ilocanas and Ilocanas. Medyo may ginawa lang akong changes. Of course, this is my version. So, ayan. All, first thing to do, pinakuluan ko yung lemon. So, sinasabi namin to na sasangkot siya. Tapos, gagawin natin crispy siya. So, while pinapalambot mo siya with water, ako, nilalagyan ko na siya ng oil. In preparation na gawin mo siyang crispy. Yan. So, yan. Ayan! Bumuputok na siya. Oh, as I said, don't be afraid kasi part of cooking yun yan. So, hinaan lang natin. Ayan. Takpan muna natin siya. So, set aside lang. Set aside lang yun. So, ganito siya. Ka-crispy. So, yan. Set aside lang natin siya. Yung ating liyempo. Later, ihahalo din natin siya. So, what I have now is the garlic. All you have to do, so hindi na naamoy mo yung aroma. So that's the garlic aroma. Medyo papulahin lang natin siya ng konti. Nagpanasisa ko ng mga mantika. Parang hindi na. So, minilisa naman natin yung sibuyas. For this one, I use five sibuyas. Pag nag-caramelize na yung sibuyas, meaning, luto na siya. Di ba masakit sa mata yung onion? So, habang masakit sa mata yung onion, meaning to say, hindi ba siya nagka-caramelize? So, dapat, hitayin mo siyang pag-caramelize. This time, we'll be putting na yung onion, ay yung tomato. So, the tomato, pinagganan ko siya ng buto. This is 14 pieces kamatis. So, the real pakbet Ilocano at Ilocano actually dapat rich in tomato. Natural tomato. So, yan. Wait natin siya for about 1 minute. Tapos balikan ulit natin. Saluin ulit natin. Talaan and then yung bit buto, sinave ko siya. So, ilalagay ko rin uli siya. Yung katas. Kasi masarap yung katas ng kamati. Pero isama mo rin siya sa pagigisa. Yan. So, that's the time na maluto yung ready ko lang yung mga iba pang sangha. Ayan, kumukulot na yung kulot mo pangati. So, meaning to say, malapit na siya. Hintayin lang natin yung iba na maghiwalay yung balat tsaka yung katawan. By that way, kasi mas madali na siyang i-press. Kasi
madali na siyang lurugin. So this is our tomato. So after that, we'll add the kamote. I use orange, say it's yun yung matamis. Then add water lang. Let it boil for about 10 to 15 minutes. Kasi medyo matigas yung. Then we can put already the ginger. So, ito, some are using alamang, pero sa Pakbet Ilocano, we are using bagoong isda. So, yes. 2 to 3 sandok ng bagoong will do. Later, balikan natin. Ayan. So, let's see kung malambot na siya. Ayan, napakabango. Grabe. Ito yung nakalaki lang pong pinaklit. So, of course, may mga revision na akong ginawa. Pero before, when I'm still at this, pinapanood ko lang kung lutuin na. Nagpita ko, nag-lola ko. So, this time, I made my own version. Ayan. Matigis pa yung kamote. So, hintayin muna natin siyang lumampo. Dahil malambot na yung kamote, sabay-sabay kong nilalagay yung along. Nagsasabaw kasi yung gulay, kaya ako, I'd rather choose na konti lang yung ilagay kong water para. Then after the okra, hindi ko siya kinakat into half kasi dudulas. So lahat ng dulas niya papupunta sa last one is the palaya. I use the long one, not the native one. Kasi yung native, masyadong mapait. Ako, okay lang naman na mapait. But my kids, kasi they prefer, hindi sila masyadong kumakain ng palaya. Pero that one, kinakain naman nila kasi hindi masyadong mapait. So, yan. Yeah. Later, iti-taste natin siya. Yung pinabread natin, tiempo, so we'll put together na. We can put another glass of water kasi natuyo na. Para lang maluto yung vegetable. Let it boil for mga about 2 to 3 minutes din lang natin. Actually, luto na yung mga gulay, so we can also anytime soon. Yum, super yum. Mga 1 minute na lang. Then it's cooked. It's ready. Okay, guys. Let's off the stove.
So, ito na yung result of our menu. So, that's our pinakbet. Ayan. And, best paired with fried fish and fried liempo.